isang ganito guys at isa pong ano ng succulent. Yan, ganito ang ibibigay ko sa inyo guys, pero gigising ko lang. So, intro muna tayo. Hello everyone, it's me again, Yura, and welcome back to our YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, huwag nang kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ipopost ko. For today's video is about care tips and propagation about dito sa ating hangin plant or tinatawag ka na manaog kairog. Ayan. Yung sa likod ko guys, tuturuan ko kasi yo kung paano siya paramihin, kung paano siya alagaan. Ang dami namin ganito dito, ang bilis lang niyang tumubo. Ang siya guys. Pala ganyan pala yung mukha ko pag bagong akong gising. Ayan, medyo malamig-lamig ngayon kaya naka-jacket ako. So, start na tayo guys, ipakita ko sa inyo. Alam niyo ba ang manaog kairog na bubuhay kahit hindi mo siya tinatanim sa lupa? Ayan, ayan guys. At okay po sa kanya kahit hindi mo diligan araw-araw. Hindi po siya masilan. Ayan. At low maintenance lang po ito. Ganito guys, doon na naman tayo sa propagation. Paano ba pagpaparami nito? Ang pagpaparami nito guys ay kung nakikita nyo yung mga ugat-ugat, doon kayo puputol. Tapos, lagyan nyo siya ng bunot. Yung kagaya nito oh. At idikit nyo siya sa like ganito. Kung saan siya sa kahoy. Pwede naman guys. Pwede siya sa lupa din. Ayan. Meron din kami dun sa ano sa hala ang bird. Meron kami dun sa terrace na sa lupa lang siya. Pakita ko din sa inyo mamaya. So kukuha muna ako guys. Magugupit lang ako. Ito guys. Kahit na gupitin nyo siya at hindi nyo itanim agad. Hindi agad-agad siya namamatay. Kahit abutin siya ng 2 weeks. Hindi siya namamatay. Ayan. Ayan siya guys. Dinikit lang namin yan siya dyan sa sanga. Yan. Si Mulberry. So, yun lang guys. Hindi kailangan araw-arawin ang pagdilig nito. Pwede siya sa shaded area. Pwede din siya naka-full of sun. Pero guys, huwag niyo ipasok ito sa loob ng bahay kasi pumapangit po ang kanyang dahon. Hindi magaganito yung kulay ng dahon. Ayun, tas doon na naman tayo sa paano to siya paramihin. Kuha ng, ano, dapat may bunot kayo. Kung itatanim nyo siya sa like dito, sa mga kahoy-kahoy, kailangan natin ng bunot. Kung gusto nyo naman dun sa paso na nakahangin, lagyan nyo din siya ng bunot guys. Bunot at saka lupa, yung ginagawa namin. Kung napapansin nyo yan, bakit siya ganyan? Huwag nyo nang pansinin guys. Kasi ito ay namatay yan siya nung puting ngayon na buhay-buhay na. Ayan. Yun nga, yung mga tira-tira lang yan guys nung pumutok yung bulkang Taal. So, ayan. Kuha kayo ng, dapat guys, doon kayo magugupit sa may, ano na siya, may ugat. Ayan o, oh, may ugat. Ito, ayan, nakikita nyo ba? Ayan. So, doon natin yan siya gupitin guys. Ayan, kung sinong gustong humingi nito, pick up lang pwede ha. Bawal shipment kasi nga ayaw nila ng ano eh. So, ayan. Para gumanda yung manaog kairog nyo guys, ang gagawin nyo ay maglagay kayo ng fertilizer. Tapos, ganyan guys, tataliin nyo siya. Mag-aano ko ng 5 para pamigay ko. Mga 5 yata ang gagawin ko. 5-6. Ganyan lang siya kadali itanim, guys. Ganyan lang gagawin nyo para gumanda ang dahon niya. Mag-apply kayo ng ano, ng fertilizer. So, ayan. Tapos, ididikit nyo yun sa mga puno-puno.
kung anong ano nyo. Pwede sa mga ganito, guys. Yan, didikit nyo lang siya dyan. Tulad, sinisiksik lang yan siya dyan sa ano namin, sa gardener namin. O kaya doon, di ba may paso na nakahanging plant na paso. Ay! Pwede nyo siya doon i-ano, guys. I-panim. Pwede din sa ganito, oh. Ayan, bumili kayo ng ganito. Ang ganito ay 20 pesos lang. Punuin nyo siya ng bunot. Tapos ilagay nyo yan siya. Maganda siya nakaganyan-ganyan. Tapos ano? At ang maganda nito ay madali lang. Madali lang siyang itanim. Alam nyo ba, meron pa kami dito isang hanging plant na. Ito, oh, hanging plant din to, eh. Ayan. Pero dito sa amin, hindi yan pinapansin, guys. Pero may nakikita ako yan, ginagawang hanging plant yan. Ayan, bubunutin lang yan sa gardener namin at itatapon. So, gusto nyo ba, guys? Kung gusto nyo ay, magpupunla ako niyan para ipamigay ko. Maganda yan, para siyang mint yung dahon. So, dito muna tayo magtanim ako ng mga anim na ganito para ipamigay. So, continue tayo, guys. Dito na naman tayo kukuha. Yan, dito ako kukuha. Kukunin ko yung magagandang dahon para maganda. Ay! Wait lang, ha. Ang maganda nito sa kanya, guys, kasi madali lang siya talagang mabuhay. Promise. Ang ingay. Pasensya na, guys. Malakas lang hangin. Ito, guys, oh, sabi ko sa inyo, kasi nasa shaded area siya. Shaded lang yan siya kasi naaanuhan siya ng puno. Kaya, tingnan nyo, oh. Tingnan nyo yung ano niya, yung dahon niya. Ay, humahaba. Yung pinakita ko sa inyo kanina dun ay pabilog. So, continue lang tayo, guys. Ayan yung ugat. Manukang natin yan. Para siya kasing orchids. Pag tinatanim mo, kailangan mo anuhan ng bunot. Kasi doon siya nabubuhay. Ay! Nahulog, log. Oh, bili na. 100 cuttings, guys. Pang-ulam lang. Joke lang, guys. Hindi kami nagbibinta ng halaman. Yung mga cuttings namin, tinatapon lang. Di ba sinasabi ko sa inyo, yung mga cuttings namin dito, pag nagugupit yung gardener na namin, tinatapon lang. So, ang ginagawa ko ngayon ay, pinupunla ko para mapakinabangan. Para maipamigay. Maganda, guys, ang gagamitin yung pangtali ay ano yung tawag niyan. Ano ba tawag nito? Yan yung pangganselyo. Oh, yan na ba, nahulog. Ano ba yun? Ayusin mo. Ayusin yung pangtali, nakakahiya. Tingnan mo, ibabash ka na naman yun sa mga ano. Meron akong kanta sa mga basher, eh. Kaso lang baka magalit. Lalo akong ibash. Pero love ko yan sila. Isang piraso lang, guys, sa bawat tao, ha. Hindi pwede isang tao, dalawang ganito. Igiisa lang. Ay, ibibigay ko, ayan. So, meron na tayong dalawa. Meron, anim ang gagawin ko, guys, kasi anim ang ipamimigay ko. So, continue lang tayo, guys. Manaog ka, Erog, ayan. Ayan, nasa shaded area lang siya. Ayan yung dahon niya. Ayan, guys. Ang lakas ng hangin. Diyos niyo. Continue lang tayo. Umupo na ako kasi nilalipad-lipad yung ano. Okay lang na hindi niya makita yung pag-ano ko kasi pinakita ko na yun sa inyo kanina, eh. Ayan, nag-iingay na naman yung aso ko. Ayan na siya. Narinig niyo ba, guys? Si Yura Dog yun. Ay, meron pala ako i-share sa inyo. Ayan. Ayan, guys, may meron akong binibinta, ano, succulent dish garden. 250 lang ang binta ko nito. Ayan, oh. Kasi nang bibili, guys, 250 lang to siya. Meron to siyang ilang plants nandito. Apat yata yung dito. So, ayan na nga. Sabi ko sa inyo, ang ingay ng dog ko.
So, continue lang pa rin tayo, guys. Hindi natin siya pakinggan. Ah, wait lang! Kung gusto nyo manghingi, guys, pick up lang, ha? Ayan, message nyo lang ako sa aking Facebook page. Alam nyo na yan kung the same pa rin naman, guys. Yung Facebook page ko. Eh, manahimik ka nga dyan! Tapos na ako magtanim. So meron tayong ilan yung natanim ko? 6 nga. Ayan, meron tayong nahulog yung isa. Hindi pala 7 to lahat, guys. Yung isa nahulog, ayan. Ayan, nahulog yung isa. Meron na tayong 7, guys. So, ang gagawin ko, ay pick up lang nga. Pasensya na talaga yung nasa malayo, guys. So, yung ano namin ay Tagaytay Olivares. Ayan. So, ang gagawin ko, guys, para matuwa kayo. Isang, ano ba yan? Isang ganito, guys, at isa pong ano ng succulent. Yan. Ganito ang ibibigay ko sa inyo, guys. Pero, ang ano ko, eh, hindi pa siya nakapaso yung succulent ko. Yun yung ano ko sa inyo, guys. So, ganyan ay ibibigay ko sa inyo. Isang succulent at siya isang manaog kaerog. Ayan. So, ganun yung ibibigay ko sa inyo, guys. Isang succulent at saka isang manaog kaerog. Ayan. Para naman matuwa kayo. So, yun lang, guys. And please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ganun pa rin yung Facebook fan page ko, guys. Kung gusto nyo, dun sa, ito, guys, yung isang Facebook page ko, yung si Pearls PH channel. Ay, Pearls Plantita PH pala. Ayan, guys, subscribe nyo din yun. About mga, karamihan dun, mga succulent. Ayan, gumagawa ako ng mga platters, ay, mga ganito, mga dish garden pala, yun. So, sana guys, supportahan nyo din. And thank you so much. Bye-bye. Guys, ingat kayo palagi, ha. Bye-bye.